I'm your Thai-Finnish, pero Pusong Pinay magkukwento ng aking buhay! So hello everyone! Ito pa, uwi na po tayo. So, kasi pumunta kami ng Asian shop. Sabi ko kasi dun sa asawa ko, magbike sila ni Miggy, tapos ako, magja-jogging na lang ako kasi mga around 8 kilometers lang naman galing pabalikan galing sa bahay namin kasi bibili kami ng ano kulang kasi yung ingredients ko, magluluto akong pancit kasi meron akong naging kaibigang Finnish dun sa kapitbahay namin sabi ko ipagluluto ko siya ng pancit and syempre Pusong Pinay tayo, proud tayo na Pilipino, kailangan matikman niya yung luto ng Pilipino, no? Tapos ito kasi sa forest na kami nag-jogging, share ko na lang yung maikling clip sa inyo mamaya after this. Kaya, tapos eto, nakakuha rin ako ng mga bulaklak dyan sa tabi-tabi. So, lalagay ko dun sa flower vase namin. So, see you in a bit sa bahay at magluluto ako. Hindi ko na lang kinunan yung nasa shop kami kasi ano eh, palobat na yung cellphone namin. So, baka kasi hindi na kami umabot. So, eto talagang konting-konti na lang yung battery. Alright, so, thank you for watching and see you later, guys! So we're back! So, gaya nga po ng sabi ko, ako po ay magluluto ng pancit. So, ito na po yung ating ingredients. So, we have the chicken, we have the carrots, we have shrimp. So, iba-iba naman po ang style ng pagluluto ng pancit. So, ito, umpisahan natin. Yan, isusuntay ko lang lahat ng ating vegetables. Di lang maganda yung quality ng camera natin kasi naaano lang usok. So, pakita ko na lang sa inyo pag natapos na po lahat ito. So, yan na po mga beshies. Mainit pa po. Luto na po ang ating pancit. My own version of Filipino pancit. So, yan. Bibigyan ko na yung kapitbahay ko. So, ito na. Nag-portion na po dalawa. Kasi dalawa yung kapitbahay namin. Eh, magkatapat sila eh. Pareho kasi namin yung kaibigan. Yung isa si Lola. Yung isa si, ano, si Tiyay. Kasi si Lola mas matanda, eh, si Tia ay mas bata. So, kaya yun na lang ang tinawag namin sa kanila. So, bigay namin to sa kanila. Sana magustuhan nila. Si Lola, sure akong magustuhan to ni Lola kasi maraming beses ko na siyang binigyan. Gustong gusto niya. Si Tia ay first time ko pa kasing bibigyan. So, sana magustuhan nila. Andito na mga beshi, yung ating flower vase. So, ito yung dala kong bulaklak kanina, nadagdagan pa ng purple. So, yan, ang ganda, diba? So, hindi na kailangang bumili ng bulaklak sa shop. At sobrang mahal ang 10 euro. So, yan, jogging-jogging ka lang, daan ka sa forest, sabay, bunot ng bulaklak. So, hello, mga beshies! Galing akong trabaho, kakatapos ko lang, and then, nag-ano ako, namalingki ako saglit, kasi sabi ng asawa ko, wala na daw kaming plastic sa basurahan. And then, tcharan! Yung kanyang favorite hubby, siya kasi na naghuhugas sa bahay, so wala nang, ano, panghugas ng, anong tawag nito, plato. So, bumili ako, sabi niya, dumaan na daw ako. Tapos, eto, pasalubong ko sa aking baby boy. So, sasabihin niya na sa akin, Mommy, don't call me baby because I'm a boy. Don't talk to me like a baby. O, diba?
Ay, sige mga besh, tara mag-drive na tayo. Samahan nyo lang ako. Kasi para hindi naman ako mag-board habang mag-drive ako. Medyo may ano lang ako, parang barado yung sisipunin ata ako ba magkakasakit. Kaya parang nag-ano-ano ako minsan. Sa tawag ka ng murakong kasikmahon ba sa Bisaya. Binisayon na ito ni kay para masabtan bas masa sa tanan. Anyway, ito pauwi na ako. Yung work ko kasi is around 20 minutes drive. So, kasi sa Helsinki ako, nagtatrabaho sa grocery. Tapos yung sa amin, nandun sa kurso. So, it's about 20 minutes drive. So, ganito lang. Buti na nga lang, meron kaming ano, pareho kami ng asawa ko, na meron kaming lisensya sa Emirates. Tapos, yung pagdating namin dito, in-honor yung license namin. Kumbaga, nagpa-change lang kami. Pero sa case ko kasi, manual yung ano, dinadrive ko ngayon at yung license ko. Eh, yung license ko sa Emirates kasi, ano yun? Automatic. So, dapat automatic lang dinadrive ko dito. So, nag-practice ako. Nagpa-practice lang ako sa asawa ko ng ano, manual. Ang hirap nung una. Akala ko talaga hindi ko kakayanin. Tapos yun, kasi kailangan ko kasing mag-drive sa trabaho. At yung boss ko kasi, ano yung disabled. So, kailangan kong mag-drive ng malaking van. First time ko rin mag-drive ng malaking sasakyan dito, malaking van. Kasi nga disabled yung boss ko. So, pag may mga meeting siya, ako nagda-drive sa kanya, sinasamahan ko siya. Yan, trabaho ko, personal assistant. Pero hindi personal assistant ng malaking kumpanya yun. Ng personal assistant ng disabled. So parang you help him in his daily life. Ewan ko lang kung maririnig niyo akong malinaw kasi nagda-drive nga ako. So medyo alog-alog at medyo ano, anong tawag dito? Magulo ata yung video natin. Pero sana mag-steady along ano na doon sa may motorway. So, yun nga po, kahapon hindi ko na naituloy yung kwento ko sa inyo habang ako ay nagluluto, nag-jogging. Kasi after ko nagluto, inantay namin yung isang kapitbahay. Matagal kasi siyang nakauwi. Nagustuhan naman nila yung pansit na niluto ko kasi nakasalubong ko siya ulit this morning. Paalis ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sarap nung ano, first time kong nakatikim ng ano, ganong klaseng noodles, ng pasta daw. Sabi niya, first time ko, it's the first time that I've tried Asian pasta. Tapos sabi ko, ang tawag nun, pansit. Sabi niya, masarap, masarap. Sabi niya, ganon. Tuwang-tuwa silang dalawang matanda. Binigyan ko. So, pagpatuloy natin ang ating kwentong buhay-buhay, mga beshi. So, ito nga ako, nagda-drive sa Finland now. At maganda mag-drive dito kasi alam nyo bakit. Walang traffic. Kasi, ano lang ang population dito, 5 million ang tao dito. Tapos yung aso, 700,000. Nakakatuwa, di ba? Population nila dito. So, konti lang ang tao. So, hindi ganun ka-crowded at hindi ganun kadami ang sasakyan. Unlike in the Emirates, lalo sa Dubai at saka sa Pilipinas. Diyos ko po! Ang traffic, buhay Pilipinas! But still, I'm proud to be Pinay. Opo. So, yun. Pagpatuloy natin ang ating kwentuhan. Yun nga po, dineclare nila as wala na nga daw si mama. Patay na daw si mama. So, dineclare nila as dead. Pero nung nalaman ko kasi yun, ano na ako, around, mag-aasawa na ako ulit nun dito sa asawa ko ngayon eh. So, parang hindi na rin ako na ano kay papa na bakit ganun. Hindi ko na siya binusisi or tinanong kung bakit. Kasi kumbaga, naintindihan ko naman na kung bakit nila ginawa yun. Pero, diba, napaka-unfair lang na ganun na nga ang ginawa nyo, diniklara nyong patay yung tao, pinagkait nyo pa sa akin, like yung mga pictures, or alam nyo yung pinagkait nila sa akin, makilala ko man lang, or makita ko man lang yung litrato ng nanay ko. Inano pa? Winala pa, or sadyang winala. And then, nung high school din ako, I would remember, na gaya nga ng sabi ko doon sa previous video ko
siguro gusto niya ako sumali ng mga activities or ganun para to make her proud. So ako, kahit ano, sasalihan ko. So one of that is sumali ako ng ano, beauty pageant, Miss SDMHS. So that was around, hindi ko na maalala anong taon yun eh. 2000, 1999 ata or 2000. Not really sure of the year. Pero kung maalala nyo dyan, mga nanonood dyan, alam nyo na yun. Papasok lang tayo ng tunnel, so balikan ko kayo mamaya. Kasi baka madilim. Okay lang naman pala, so tuloy natin ang kwento. So yun nga, sumali ako ng Mrs. Dame HS. So, prior to that, I was in third year high school. Marami kami munang pinagpilian, around 16 girls. Kasi sa third year kasi, meron apat na section. So, I was in the first section, the second, third, and fourth section. So, every section may representative. So, parang nag, ano ba muna yan? Parang nag-audition muna. Mag-audition ka muna. So, parang yun, nag-audition kami. Marami kami, around 16 girls sa level namin. Tapos, hindi ko talaga inaasahan na kunin ako. Basang sumali lang ako. Nag-audition lang ako. But at the end, the next day, kasi nung nag-audition kami nung araw na yun, the next day, in-announce kung sino yung sasali. So it was in actually my PTA meeting yun eh, ng buong ano. Tapos in-announce kung sino nga yung, ano yung plan para yun sa ano eh, yung parang Founders Day ng school namin yun eh. October. Tapos in-announce kung sino yung mga contestant. Tapos yun nga, nandun yung pangalan ko. Right after the PTA meeting. Tapos parang magsasign ng card, ganun. Tapos right after ng PTA meeting, nakita, nakasalubong ako nung stepmother ko sa hallway ng ano, sa school. Ba't ka sumali doon? Sabi, anong alam mo doon? Kanya, kung makasali-sali ka, akala mo naman may ibubuga ka. Ganun. So, ako, sabi ko, hindi ko naman alam na nag-audition lang ako, pero hindi ko alam na ako yung kukunin. Kasi every year level, dalawa ang representative. So, first year, dalawa. Second year, dalawa. Third year, dalawa. Tapos fourth year din, dalawa. Sabi ko, sumali lang ako, nag-audition lang ako, pero hindi ko expect na kukunin ako. Sabi pa nga nung isang teacher ko, ng English teacher ko eh. Si Mr. D, kung andyan pa siya ngayon. Hindi ko na, wala akong balita sa kanya. Sabi pa nga niya sa akin, bakit daw ako ang kinuha? Eh, boyish daw ako. You act like, parang sabi niya, you are so masculine to be in the beauty pageant. You act like a boy. Sabi niya gano'n. Kasi, para talaga akong tomboy. Boyish talaga. Gawa nga ng, yung mga suot kong damit is, pinaglumaan ng stepbrother ko lagi. So, yun lagi ang ano ko, mga suot ko. So, hindi nila din inakala na sasali nga din ako sa mga ganun-ganun. So, yung isang teacher ko, yun talaga yung comment niya sa akin. Pero tumawa lang ako. Sabi ko, grabe ka naman, sir. Tapos, yun, nag-training. Yung pamangkin ng isang advisor namin, training niya ako. Kasi, close namin yun. Lagi siyang nasa amin. Kasi yung kapitbahay namin na mga pinsan is ano, at yung mga tito, tita ko, ano niya, kaibigan niya. So, sa kanya ako nagpa-training. Tapos, ang nangyari nun, binilhan naman ako nung stepmother ko ng ano, ng sandals or high heels. Pero syempre, matangkad ako. Maikli yung binili lang. So, sumuporta naman siya nun kahit papaano. Kasi syempre, si tita yung nagtitraining sa akin, nag-ano siya, siya ang kumausap dun sa stepmother ko na kung pwedeng bilhan ako ng ganun para matrain nga ako na magsuot ng high heels kasi boyish nga ako ang ano nila sa akin talaga. So yun, nag-training ako sa bahay, nakakatawa yung training ko, nilalagyan ako ng ano, stick dito sa likod ni Tita D para ano, para daw, kasi bako daw ako, tapos ayusin ko daw yung lakad ko, tapos pinapalo ako ng stick ha, as in, grabe yung training. Pero, I appreciate that kasi natuto ako eh. Tapos, yung pageant night, ito pa isang struggle ko pala. Di,
my production number, mga ganyan. Hindi talaga ako marunong sumayaw, mga besh! Grabe! As in, struggle talaga sa akin ang pagsayaw. Dahil yan, yun nga, mas malambot pa nga yung sway nung kawayan pag hinahangin kaysa sa katawan ko. But I was trying talaga. Pero, struggle na nga yung pag-walk ko with the high heels. Struggle pa na sasayaw ka with high heels. So, yun. But in that night, guess what, mga beshies? Ako ang nanalo. Kinurunahan ako. So, I was best in parang sportswear. And I was best speaker on that night. So, somehow, nandun yung stepmother ko, nanood sila nung mga half-sisters ko at yung stepsisters ko, nanood sila. So, somehow, parang na-feel ko na I make her proud and she was happy kasi siya ang naglagay ng crown sa akin eh. So, yun. And then, I remember my prize noon pero hindi gano'ng kalaki kasi school ano lang naman yun eh, parang part ng extracurricular mo sa school. So my prize, I received I think 500 pesos that time. So third year high school lang naman ako noon at saka that time hindi naman masyadong malaki na yung 500 pesos. Teka lang mga besh ha, kasi magkoconnect ako sa isang road. So kailangan muna nating i-check na safe tayo. Hindi pwedeng sige lang tayong daldal dito sa daan. So guess what mga besh, yun nga, kinurunahan ang beshi nyo. So I was so beautiful on that night. I feel really so beautiful. And I was so proud kasi ang dami kong bashers. Kasi nga, hindi na marunong sumayaw. Tomboy pa. Yung talaga speculations ng mga tao na wala talaga as in. But on that night, I really did well. I really did great. Yung naraano ko talaga yun sa sarili ko. I was so proud of myself for doing that, for making a change, for letting people know that hindi ako tomboy. Excuse me. Ano ako? Pure girl ako. So, yun. And that moment talaga na kinurunahan niya ako, na parang tas nakasmile siya. Meron pa nga kaming pictures eh. I have to look at the pictures. Kung makikita ko, i-share ko at the end of this video. Makikita ko. So, yun. Pag-uwi namin nun ng bahay, everything was okay. But then, after 2-3 days, ganun na naman ulit. So, hindi ko maintindihan bakit ilang araw lang, nag-i-expire yung happiness niya sa akin. Na, alam niyo yun, parang, sabi ko, I always have to do something talaga to make her happy, na parang sana mawala yung hindi ko alam kung galit eh, or inis or anything, basta mawala yung ano niya sa akin, na kung ano man yung nararamdaman niya. Gusto ko yung anuhin eh, gusto ko yung gawa ng paraan na para sana mawala na yan, sana mag-continuous na talaga na mawala, but it never happened talaga. Kaya, sabi ko, after nga ako nag-high school, sumali pa ulit pala ako ng later ko na sana to'y kukwento eh. Pero, since nag-usap na rin tayo about beauty pageant, so, after ko kasi nag-high school, eto, maalala ko talaga nung taon to. That was year 2002. So, sa probinsya kasi, pag mga fiesta-fiesta, town fiesta, may mga beauty pageants talaga yan. So, yung kapitan sa amin, sa barangay Mayong Tubig, pumunta sa, actually, dun sa bahay ng kapitbahay namin eh, kay la Lola. Tapos kinausap niya ako na may, yun nga, sa Dawin, may ano daw, may beauty pageant para sa fiesta. Kung gusto ko daw sumali. Tapos sabi ko, eh, paano yung mga gastos, mga ganyan? Sabi niya, hindi, kami ang mag-i-sponsor, ikaw ang representative ng Mayong Tubig. Sabi ko, oh, ganun ba? Pero, ano dito eh? Sabi ko, baka hindi ako payagan, kayo yung magpaalam sa amin. So, syempre, as barangay captain, pumunta siya sa bahay. Siya yung nagpaalam dun sa stepmother ko na kukunin nga nila ako. So, yun, pinasali ako. So, everything,
fiesta for the beauty pageant. So, yun din, besh, again. Ang struggle ko na naman is ang sumayaw. Ay, yung high heels medyo okay na ako eh. Pero yung sumayaw na naman, besh, paano to? Tapos nung pictorial, ano namin, pictorial day, hindi ako nakatulog sa sobrang excited ko. Ang eye bags ng lola niyo. Sabi nga nung isang photographer tsaka yung nagme-makeup sa akin, si Tita din ulit nag-handle sa akin. Sabi niya nga, hindi ka natulog, no? Kasi yung eye bags mo, ang laki-laki. Sabi ko, hindi ako nakatulog. Sobrang excited ako. Nasa, ano ko, iniisip ko lagi yung, ano, yung Victoria. But it went out okay. So, in that pageant, nanalo ako as best in swimsuit, and then I was best in talent, and then I won the crown again! So, yun. So, isa sa mga achievement ko yun. But, teka lang ha, kasi mag-i-exit na ako. Malapit na ako actually sa bahay. So actually, wala man palang 20 minutes kasi, ano palang eh, 17 minutes palang. 17, so 20 minutes nga mahigit kasi malayo-layo pa naman ako. So, yun. Nanalo ako ulit noon. So, yun, doon talaga yung pageant na yun, may prize. So, ang total na pinanalunan ko noon was 12,000 pesos. And guess what? Ibinigay ko sa kanya lahat. Lahat ng napanalunan ko on that night, ibinigay ko sa kanya lahat yung 12,000 pesos. Tapos, siya na ang nag-ano, siya na yung binigyan niya yung nag-handle sa akin, si Tita D. Tapos, alam nyo anong nangyari? Teka lang. Kasi kailangan kong mag-change ng lane. Ayun. Yung napanalunan ko nga pera, yung 12,000, binigay ko sa kanya lahat. And then, siya na nag-divide yun. Binigyan niya si Tita D. Which, I was really planning to give naman Tita D. Kasi yung, siya yung nagme-makeup sa akin. Siya yung nagko-choreo sa akin. Siya yung plano ng lahat, anong isusuot ko, yung talent ko, anong gagawin ko. So, and guess what, yun sa 12,000 na yun, ang ginawa niya, binigyan niya yung anak niya, yung stepbrother ko, binilhan sila ng damit, as in, ang ibinigay lang sa akin was, hindi ko talaga makalimutan, binilhan ako ng dalawang sandok, kulay blue at kulay white, tapos isang pantalon. Yung price ng pantalon was 129 pesos that time. Pero yung anak niyang lalaki, binilan niya ng ano, dikis na pantalon. Yun ang maalala ko. Hindi ko alam kung anong binili niya dun sa anak niyang babae. Basta binilan niya rin. So, sa akin naman, okay lang. Basta mapasaya ko lang sila. Pero nung naalala ko na kasi, nung ano na ako, sabi ko, parang napaka-unfair, di ba? Sila binilhan, mga branded pa. Tapos ako yung nanalo, ako yung nag-work para dun. Tapos yun lang ang binigay sa akin. Tapos eto pa, Tita D, kung mapapanood mo to, naalala mo, candidate number 2 ako nung pageant na yan, night na yan. Yung magko-question and answer na Tita D, ano yung sinabi ko sa'yo? Nag-answer na yung candidate number 1, nandun na sa stage. Sumasagot na. Tapos ako tulala, alas dos na ng madaling araw. Tulala ako, sabi niyo, pero yung ginanon niya, uy, gising. Sabi ko, kasi Tita D. Sabi niya, ano bang iniisip mo? Ikaw na yung susunod na tatanungin, isipin mo kung ano yung isasagot mo. Sabi niya, wake up, girl. Tapos sabi ko, oo nga, Tita D, pero kasi anong oras na, alas dos na ng madaling araw. Bukas kasi gigising pa ako, eh. Kasi ang daming labahan. Kasi after ko kasi mag-graduate ng high school, wala na si Labandera. Ako na yung ginawang taga-laban nila. Ako na yung Labandera nila. So, after that night, kasi gawa nga ng practice ako ng practice. So, hindi ako nakapaglaban ng ilang araw. So, yung pageant night na yun, yun na yung last na. Wala na akong excuse. So, sabi ko, Tita D, ang dami ko kasi labahan. Tambak yung labahan ko sa bahay. Sabi niya, ay, leche ka. Sabi, sorry for my words. Leche ka. Isipin mo kung ano yung isasagot mo. Huwag mong isipin kung ano yung gagawin mo bukas sa labahan na yan. Ako bahala akong kakausap sa ano mo,
sa nanay mo, sasabihin ko sa kanya, hindi ka maglalaba bukas. So yun, kinausap niya. Tapos nung nakauwi na, nagtawanan sila nung kinukwento niya na yun nga yung iniisip ko, yung laban. So nakakatawa rin at some point na yun yung isa sa mga naranasan ko na kalukahan ko rin minsan. Sasali ng pageant, tapos iniisip yung labada the next day. Kasi ang dami-dami ko na talagang labahan, no? Kaya nag-iisip ako. Pero I enjoyed that night. Especially in that pageant, nandun si Papa. Nakita ako ni Papa the whole event ng pageant na yun. And when I was answering the question and answer, I heard my father talaga in the audience na parang he was clapping and he was saying, "That's my daughter and I'm proud of you." Narinig ko talaga yun. Yan, iiyak na naman ang lola niyo. Besh, huwag ka nang umiyak. Tama na. Iiyak ko. Papa man talaga. Narinig ko talaga si Papa. Pero ayokong umiyak. Besh, pigilan mo, besh, yung sarili mo. Okay. So actually, ako, malapit na ako. Ito, liliko na ako. Papunta na to sa amin. Dalawang liko. Isang liko, isang liko pa. Nasa bahay na ako. Mga besh. So, yun po, isa sa aking mga karanasan at dinanas, isa sa mga maraming karanasan na pinagdaanan ko sa buhay, sa aking pagiging Pilipina. So, I know naman na siguro hindi lang talaga ako maswerte na yun ang naging parang napagdaanan ko. Pero I know for sure na hindi naman lahat ng stepmother, hindi ko nila lahat, hindi lahat ng tao pare-parehong ugali. So I'm sure mas marami pa rin stepmother na may mabuting kalooban. Kaya advice ko rin sa mga parang mga singles dyan na may anak, lalaki man o babae, pag humanap kayo ng stepmother or stepfather ng inyong anak, or maghahanap kayo ng pangalawang partner ulit, kilalanin nyo munang maigi, and priority nyo rin po is yung anak nyo, yung safety po lagi nung anak nyo. Kasi nandun na tayo na mahal nyo or ganun, pero priority nyo po yung mga bata muna, yung safety, yung kalagayan, lalong lalo na po kung alam nyo pong hindi kayo laging present all the time na makikita nyo kung ano yung sitwasyon ng bata. Kasi napakahirap po. Pinagdaanan ko po lahat. Napakahirap po. And I don't think as parents, andito na ako as parents na gugustuhin natin magiging ganun ang sitwasyon ng mga anak natin. So yun mga besh, andito na ako. Nakarating na ako. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin habang akong nagda-drive pa uwi. Sana hindi kayo na-bored. And yun po, I'm your Thai-Finnish. Finnish man ang nanay ko. Mali po. So I'm your Thai-Finnish. Thailander man ang nanay ko. Finnish man ang tatay ko. Pero ako po ay Pusong Pinay. Pusong Pinay po tayo. Okay, bye! So itong mga besh, nakita ko nga po yung picture namin ng stepmother ko nung kinurunahan niya ako nung high school ako. So yan, masaya naman po siya dyan. At ako din po, sobrang tuwa ko that night. And itong mga beshi, yung inalala ko yung aking labahin habang sasagot na ako. Pero ito i-announce na yung winner. So winner din po tayo dyan mga beshi. Thank you for watching!